nakausap po natin si Ma'am Marie Cristina Radin, siya po yung sa video kanina, na binordahan po ng mga pasa ni Jomar J. Radin. Ano bang rango niya, no? PFC, sir. PFC, Private First Class Radin. Ayan po, makikita niyo po yung litrato. Wow. Grabe. Matindi. Ma'am Cristina. Good morning po, sir. Good morning. Okay, bakit hindi pa rin nakakulong ito, si PFC, dito sa ginawang pagbubugbog sa inyo? Nag-awol na po siya. Hindi niya po hinarap yung kaso niya. Ah, nagtago na? Yes po. Paano niyo po nalaman na nagtago na ito? Kinontak niyo ba yung Camp Aguinaldo? Hindi po. Nalaman ko po mismo sa doon po sa kampo nila. Okay, so tinawag niyo po yung kampo nila at sinabi nag-awol na siya. Okay. Okay, paano po nangyari? Bakit niya kayo sinasaktan? At itong pinakahuling insidente, pananakit, ano pong pinag-ugatan? Actually po, twice na po nangyari to. Yung first po na, first na binugbog po niya ako dun sa batalyon, dahil din po dyan sa babae niya. Hindi pa po ganun ka-worth, pero marami na pa akong pasa sa kamay ko. Yung pangalawa po talaga, yung na-confirm ko talaga na hindi pa po niya hinihiwalayan yung babae. Dun niya po talaga ako binugbog na papatayin niya talaga ako kasi sinakal niya po ako. Kita naman po dun sa mga pictures po. Kasi sabi ko sa kanya po, kung hindi na po niya kaya hiwalayan yung babae niya, ako na lang po yung magpaparaya. Okay. Sabi ko, tapos ayaw niya po. Sabi niya, wala daw maghihiwalay, hindi ko daw po siya iiwan. Kasi kung iiwan ko daw po siya, papatayin niya ako at mamatay na lang din daw po kaming dalawa. Oh, ito yung madalas sinasabi sa kalye ng mga babaero. Dapat puro addition, walang subtraction. Hindi nga, yun yung kasabihan ng mga kengkoy ng mga babaero. Anyway, Ma'am Maria, sino po itong kanyang girlfriend? Sino yung the other woman? Si Trixie, ano po yung pangalan? Jean Trixie Faye Canoy po. Jean Trixie Faye Canoy. Opo, isa pong call center agent. Okay, guys, meron ba tayong number para matawagan natin, makausap natin, makuha natin pahayag si Miss Canoy? Alright, so nagsasama na po itong si Miss Canoy at saka si PFC? Yes po, nalaman ko po na since after niya po mag-awol, dumiretso po siya dun sa bahay ng babae po, dun po sa Bayugan. Nag-usap na po kayo nitong si Jean Trixie Faye Canoy? Hindi pa po, hindi po. Pero alam niyo po na magkasama sila ngayon? Alam ko po. Okay, alam niyo po yung bahay kasi pwede naman natin puntahan to. Yes po, address po, alam ko po yung address. Tapos marami, yung kapitbahay po, mga kapitbahay po mismo ng babae, nag-chat po sa akin na hala, andito po talaga yung asawa mo ma'am, gumaganon po sila. Oh, okay, very good. Yes, so may mga testigo talaga, so madali yes, natin matumbok. At matsyempohan pa na magkasama sila. Paano po nagkakilala itong si PFC at saka si Miss Canoy? Hindi ko po sigurado, sir, pero ang kwento po sa akin ng asawa ko, nagkita po sila sa Falls, Tinoyan Falls sa Bislig. Saan parang po? Timbig, sa? Tinoyan Falls sa Bislig po, Surigao. Okay. Doon sila nakita? Doon po sila nakita, doon sila unang nag-meet. Tapos yun nga po, nagkaano sila, nagka-developan, naging sila. Pero alam po, sa asawa ko na primus mo nanggaling na, alam po ng babae na may pamilya po siya, may asawa at mga anak, okay lang daw po sa kanya. Oh, okay. Ito pong si PFC, dati na ho pala itong natanggal ba sa trabaho at nire-instate yes, lang? Yes po, discharge po siya, na-discharge siya 7 years ago dahil din po sa immorality. Nagkaroon po siya ng relasyon sa asawa ng kapwa niya, sundalo. Oh, okay, so na-discharge siya, dishonorable discharge, paano po nakabalik? 3 years ago po, para nag-open po ata si President Duterte ng reinstatement sa mga nag-awol o mga natanggal na mga sundalo. Kaya nag-apply po siya ulit. Basta, at nakalusot at pinayagan? Yes po. Tsaka hindi naman po kasi daw drugs yung issue, kaya okay lang na makabalik. Ano po, hindi ano yung issue? Hindi naman po drugs yung naging kaso niya, kaya okay lang nakabalik po siya. Okay, so kahit na ano pang klaseng kasalanan, meron yung sundalo na discharge, as long as hindi drugs, pwede pa makabalik? Opo, siguro. Basta qualify po. Basta qualify. Yes po. Okay, sandali lamang. Nakapagsampan na kayo ng kasong kriminal, ano? Laban dito yes kay po, PFC. Opo, nag-file na po ako ng criminal case po sa pambubugbog niya po sa akin. Yung admin case? Yung admin case po, nagpadala na din po ako ng letter doon po sa court ID po sa Cagayan. O sige, sandali lamang ha. Kausapin natin itong si Colonel Ramon Zagala, spokesperson ng Philippine Army. Colonel Zagala, sir, magandang umaga po, Colonel.
Colonel Zagala, sir. Yes, Raffy, good morning. Good morning. Colonel, ito pong si PFC Radin, awol na raw po ito sa Philippine Army, sabi po sa kampo, matapos po mambugbog ng misis niya, kasi babayero nga raw po ito. Now, totoo ba yan, sir, na ito po ay na-discharge, dishonorable discharge, 7 years ago, dahil pareho pong kwento, immorality, and naibalik lang daw po recently dahil nag-apply siya doon sa deklarasyon ni Presidente na pwede maibalik ang mga sundalo na discharge as long as, dishonorable discharge, as long as hindi sa drugs. Totoo ba yun? I-clear muna natin, Raffy, no? Makakabalik ka lamang sa serbisyo if mapalitan mo ang mode of discharge mo from dishonorable to honorable. Mm-hmm. At magpresenta ka ng ebidensya na wala kang kasalanan sa una mong pagka-discharge. Opo. Bibigyan ka ng pagkakataon ng Philippine Army ulit para manaigbe, no? Okay. So, yan po ang proseso. So, lahat yan ay binibigay natin sa mga kasundaluhan natin na nag-a-apply ulit ng reinstatement, no? Okay. So, titingnan po natin yung records itong CPFC Radil. Radil okay. ba ho? Opo. Opo, Radil po. But definitely, Raffy, no? Ang reinstatement ay binibigay natin sa lahat ng mga dating sundalo as long as meron silang hindi dishonorably discharged at meron silang ebidensya na nagpapakita na wala silang kasalanan. Okay, sige. So wag natin balikan po 'yon dahil nakapasok na siya. Now this time okay. around, sir, at may mga ebidensya na si Mrs. mismo may medical certificate at may mga picture na merong mga pasa-pasa and then may mga picture din na ito pong si PFC ay meron ng kasamang ibang babae, nag-live in sa ibang babae. So, siguro po, this time, pag siya po na-discharge, hindi siya makakabalik muli. Raffy, no? Those are very serious allegations laban sa kanya. Hindi tayo nagtotolerate sa Philippine Army ng ganyan, no? Opo. Kung meron pong mga ganyang ebidensya ang kanyang misis, ay bibigyan din natin sa pagkakataon para ma-investigahan, no? Para magkaroon ng fairness, no? Opo. Pero definitely, Raffy, kung totoo po na ginawa niya yung mga ganyang bagay, hindi natin tinatolerate yan. At hindi natin kailangan ng sundalong ganyan. Okay. At hindi matami na sa mga... This time, sir, pag na-desisyonan na siya po yung ma-discharge, base po sa mga ebidensya ipapakita ni Mrs., pasa and all, so hindi siya makakabalik? Yes, pag ganyan, no? Hindi na usually makakabalik yan. Kasi hindi ko mahanapin ko yung record siya kung ano yung discharge niya na una. Opo, opo. So, opo. Well, una muna po, investigahan siya. Sandali po, Colonel. Dishonorably. Excuse me, Colonel. Ma'am Maria Cristina. Ma'am Maria? Opo, sir. Nung na-discharge dati si PFC 7 years ago, was that because of you na reklamo mo or somebody else complained? Hindi po. Reklamo po ng kapwa niya po sundalo kasi po nagka-relasyon siya sa asawa ng sundalo. Ah, reklamo ng kapwa niya sundalo, nakarelasyon niya ang asawa ng kapwa sundalo. So maaring later on, umatras na, hindi nagreklamo, kaya siya na-clear. Okay. Okay, sige. Yung pala, Colonel. Yes, Raffy. Kaya po siya na-discharge, nagreklamo yung kapwa niya sundalo kasi yung misis nitong kasamahan niya, tinutuhog or kinerelasyon ni PFC. Hindi rin maganda yon, no, Raffy, no? Siguro... Usually kasi, pagbibigyan ka bumalik, if you present new evidence na hindi mo ginawa yung kasalanan. So siguro tingnan natin, i-revisit natin yung kanyang ginawa noon. Siguro po sir, ang tingin ko, Colonel, baka yung dating, yung mga kasamahan niyang sundalo sa dating kaso, baka umatras na, napakiusapan niya siguro, nahilot niya, kaya nag-issue siguro ng statement yung kapwa niya sundalo na, okay, wala. Okay na yun, wala nangyari, etc. So, siguro yun. Sir, posibilidad po yan. Apo. So, ngayon sir, siya po ay awol. Pakipaliwanag po sa amin kapag nag-awol yung isang sundalo, ano po yung proseso na ginagawa po ng Philippine Army? Pag-awol po ay bibigyan ka ng 11 days. No? So, pag 7 days hindi ka makabalik, you will be dropped from roles and you will be discharged from the service. At hindi na po siya makabalik? Hindi ka na makakabalik kasi considered dishonorable ang mode of discharge pag absent without leave, no? So mangyayari sa kanya,
After 11 days, hindi siya makabalik, magkakaroon ng investigation, and then he will be dishonorably discharged. Okay, and never na po siya makabalik in that case kung after 11 days hindi siya nagpakita po dyan sa Philippine Army. Sa tingin ko, kung ito ay pangalawang beses na niya, kung mag-a-apply siya ng reinstatement ulit, at nakita sa kanyang records na na-discharge siya sa dati, napagbigyan siya ulit, at mag-a-apply ulit siya ng reinstate, may hirapan na po siya. Kasi recidivist na po siya, yung umulit siya ng kasalanan. Tama. Plus, yung pong ebidensya, papakita ngayon ni Mrs., yung mga pasa sa kanyang katawan, actually, ginamit po namin salitang binordahan si Mrs. ng mga pasa kasi ang sobrang dami, plus medical certificate, plus blood test, siguro po enough na yun para hindi na siya makabalik come what may. Di po ba, Colonel, sir? Yes, Raffy. No? Maganda rin po na yung kanyang asawa ay i-submit din niya po sa unit ng Mr. na yung mga ginawa sa kanya para ma-put on record, plus malagay rin po sa may blatter po sa police, mas maganda, or sa barangay. Opo. Para malagay po sa record. Okay, at mabigay rin po sa amin, no? Para, kasi awol na po siya, no? So, Opo. He's already dropped from rolls. Okay. Pag mag-apply siya ulit, makikita po natin yan. Okay. So, Colonel, last na lamang. Sasamahan po namin dyan si Mrs. Radin sa inyong tanggapan para paki-assist na lang po dun sa proseso ng sa gayon makarating agad dito sa Provost Marshal at maimbestigahan na po itong si PFC. Yes, Raffy. Hintayin po namin siya at tutulungan po namin siya. Sobrang thank you, Colonel Ramon Zagala, spokesperson ng Philippine Army. Magandang umaga po, Colonel. Okay. Andiyan na? Kasama niya sa batalyon. Si Lieutenant Jomar Lagadia, OIC 75th Infantry Battalion. Teniente Jomar, magandang umaga po, Teniente. Good morning po, Sir Raffy. Teniente, nandiyan ho ba ngayon sa inyo si PFC Jomar Radin? Balikuan po si Raffy, simula pa po nung 7, wala na po siya. Na-mark na namin siya na awon, hindi na po siya nagbumalik. Ayun. Nag-alam na po siya na bibili ng cellphone, mag-withdraw ng pera, pero hindi na po siya bumalik, sir. Ayun, okay. Yun nga pong sabi po ni Colonel Zagala na after 11 days, di pa siya bumabalik, then drop from the ranks, and then discharge na po siya. Okay. Sa pagkakaalam niyo po, Teniente, meron na ho ba siyang bagong kinakasama malapit dyan sa lugar ninyo? Yun lang po yung hindi ko alam, Sir Raffy, kasi hindi ko masyadong kakilala to si Juan, PFC Radin. Masyadong tahimik naman itong Juan, tao. Okay, sige po. Maraming salamat po sa talent binigyan niyo sa amin, Teniente Jomar Lagadia. Sumasaludo po ako sa inyo lahat dyan sa Philippine Army. Ingat po kayo. God bless po, Teniente. Okay. Now, babalikan natin si Ma'am Maria Cristina Radin. Ma'am. Hello po, sir. Sasamahan po namin kayo sa Philippine Army para mag-umpisa na po yung proseso ng pagsasampa ng kaso at hanggang sa siya po yung ma-discharge. Okay, ma'am? Yes po, thank you po. Gusto niyo po manawagan sa kanya, ma'am? Nanunod siya ngayon. Ayaw niya kami sagutin. Yes po, sir. Good po. Ikaw po, Jomar J. Radin, sana po harapin mo ang kaso mo at kasi ano po sir, masyado po itong mayabang at sabi niya po sa akin, okay lang daw ko, kahit ano nung gawin ko kasi nandyan naman daw po yung babae niya, magtatanggol daw po sa kanya. Itong si Jen Turk, si Faye Canoy, kaya po malakas yung loob niya kasi nagtutulungan po sila dalawa. Ngayon dahil naman po, masyado silang brave, harapin po nila yung kaso na sinasampa ko po sa kanila. Huwag po silang magtago dyan sa bahay ng babae niya. Okay. Ipagtatanggol daw siya ng babae, ano magagawa ng babae kung yes, halimbawa po yung Philippine Army na ang gagawa ng hakbang? Paano siya may hindi ko po alam. Yun po yung sabi niya sa akin. Kasi sabi niya, kahit matanggal daw po siya, wala daw po siya pakialam. Kasi sabi niya, andyan naman daw po yung babae, tsaka may skill naman daw po siya, hindi po siya magugutom, sabi okay niya. So ibig sabihin, di bali nang matanggal siya sa serbisyo, basta't nandyan lang si girl. Yes po. Hindi po niya naisip, sir, na nung na-discharge po siya 7 years ago, naawa po ako sa kanya kasi nag-jeep lang siya. Jeep lang yung napasukan niyang trabaho after that. Ako po ang nagtrabaho. Ako po nagpakain po sa kanya for almost 4 years kasi ayoko siya nakikita nahihirapan. At nadudumisan yung kamay niya o mukha niya sa sa pamamasada po. Oh, walang utang na loob. Ingrato. Yes po, wala po. Yes po. Oh, so tapos nakahanap lang po siya ng mas magsusuporta daw sa kanya kasi tapos ito pa po, sabi niya, yung babae daw po yung nagbibigay sa kanya ng pera. Pero bakit po
kinuha niya po yung pera sa Upsly, 10,000 po iyon. Wala pong consent ko, ginastos niya po iyon. Tapos ngayon nalaman ko din po na ano, na kinuha din po niya yung pera sa Popsy, nang siya lang din po ang nakinabang, sila ng babae niya. Tapos recently po nag-loan po kami, bago po ako umuwi, bago po niya ako binugbog, nag-loan po kami sa Pag-ibig, 15,000 po yun. Tapos kung hindi ko pa po sinabi sa first sergeant nila na nag-loan po siya, ano plano niya sa anak niya kasi magbabayad po ng tuition, hindi po siya magpapadala. Nagpadala po siya, 5,000 lang po, yung 10,000 nasa kanya po. Oh, okay. Tapos ano pa po, mayroon pa po siyang ano, capital contribution sa Popsy, parang savings po every month 2,000. Okay. Recently ko lang din po nalaman yung wini-withdraw niya po yun every month, panggastos po nila. So okay. Yun parang nagsisave po siya para sa babae niya, hindi na po para sa future ng mga anak niya. Ilan pong anak niyo, ma'am? Kaysa... Dalawa po. Okay. Isang 8 years old tsaka 2 years old po. Well, patong-patong po ang kaso niya. Una, ma'am, masisibak to siya for sure kasi meron na siyang nakabinbin na kaso agad-agad. Even yes, while we speak, itong AWOL. And then number two, yung pong kaso isasampa nyo sa Provost Marshal. And then number three, nandiyan pa yung criminal case, yung pambubogbog. Number four, meron pa siyang bawsi case. Ang dami, ma'am, baka hindi niya alam kung saan siya, di ba, sasangga. Ang dami niyang tama rito. Sige, ma'am, tutulungan namin kayo hanggat hindi kayo nakatanggap, nakakuha ng justisya. We'll help you. Okay, ma'am? Salamat po. Maraming salamat po, ma'am Radin. Magandang umaga po, ma'am.